ang luto tayo tay dinner tayo tatapat Hayashi Rice. So, ipakita ko niya yung mga ingredients. Ingredients natin, meron tayong mushroom. Tapos, meron tayong onions, sibuyas. Tapos, meron tayo ditong garlic. At maglalagay tayo ng konting carrots. And of course, beef. Ayan. Karni ng beef. Beef meat. At meron tayong black pepper. At konti na lang yung mantika natin. And of course, oil. And tara na, luto na tayo. Initin ang kawali. Hindi natin ang kawali. Itong kawali na ito is bigay ito ni mother-in-law. Igal niyo sa amin nila kayo. First, lagyan na ng oil. Maglagay ng oil. Painitin natin ang oil. Kapag medyo mainit na yung oil, ilagay natin ang garlic. Ilagay natin yung garlic. Unahin natin ilagay yung garlic. Sa akin, sinuuna ko nung Inuuna kong ilalagay yung, yung garlic. Ay, may nalagay na ano. Nalagay na natin yan. So, i-adjust natin yung apoy. O, hinaan natin ng konti. Ano niya? Ano natin siyang anong maluto? At tapos, i-sunod naman natin si sibuyas. Sibuyas. Ngayon si onions. Madami akong onions nilagay. Kasi konti lang yung gulay naman na ano. Na Hayashi Rice yan. Ihalo lang natin. Halo-halo. Halo-halo natin. Ihalo lang natin siyang maluto dyan. Kapag medyo okay na ilagay na natin, sunod na natin yung karne. Tapos haluin natin. Maglagay pala ng black pepper. Oh, talaga medyo marami yung nilalagay kong black pepper. Para ano masarap. Haluin natin. Hayaan muna natin siyang maluto. Ayan muna siya. At pag nag-brown na nga yung karne natin, lagay na natin yung gulay. Lagay natin yung carrots. Ayan. Saluin natin. Next is, sunod naman natin yung mushroom. Mushroom natin. Ayan, dami diba? Okay, haluin lang natin. Hayaan lang natin ulit na maluto. Hintay tayo ng ilang minutes. At
pagkatapos, pag ganyan na siya, pag medyo okay na yung gulay natin, maglagay tayo ng tubig. So, it's up to you kung gaano karami yung tubig na ilalagay mo. Pero ako, yan, kwentahan lang. Yan. Siguro okay na yan. Okay na yan siguro. Tapos yan. Takpan natin at pakuluin natin ng 5 minutes. Yan, pakuluin natin ng 5 minutes. Takpan natin at hayaan natin kumulo ng 5 minutes. And by the way, first time pong lulutuin yung Hayashi Rice na ito. Kasi nag-request sila kayo. Nakita niya sa TV kaninang umaga. Nanonood siya sa commercial. At yun nga, nag-request siya na magluto daw ako ng Hayashi Rice. At tingnan natin kung anong kalalabasan mamaya. At yun nga, at kumukulo na siya. At meron pala akong ganito dito. Ito yung gagamitin natin. Yan, na instead of curry cubes, gagamit tayo ng Hayashi cubes. First time kong gagamit nito, yan si Honey lang yung nagsabi, pero excited akong tikman kung ano ba yung lasa nito. So tara, open natin at ilagay na natin, templahan na natin yung ating niluluto. Ganito pala siya. Yan, open na natin. Ooh, ang bango niya. Sobrang bango. And ganyan siya pala. So, maglagay tayo. Tansyahan lang din kung ilan yung ilalagay nyo. So, lagay tayo ng ganyan. So, maybe okay na yung dalawa. At yan, ilagay nga natin yung cubes. Yung Hayashi cubes. At ahayaan natin siyang kumulo muna. Ayaw, sobrang bango niya. So, mag-antay tayo ng 10-15 minutes. Tingnan natin kung ano yung lasa niya mamaya. Yan, so mukhang luto na nga siya. Wow, so perfect. Perfect na ito na nga siya. At yun, ilipat na nga natin sa bowl at enjoy natin. Tara! Ito na nga yung Hayashi Rice! Enjoy natin! So, enjoy your dinner! First time na nagluto nito at first time titikman. So, let's go! Enjoy your dinner too!